Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala nang nagawa pa si Ma'am Berting kundi patuloy na lang si Nalucio at Supremo sa kanyang bar dahil na din sa pakiusap ni Tanggol. Humingi naman ng tawad si Tanggol kay Ma'am Berting at pakiusap niya nga dito na huwag naman daw umano siyang sukuan ni Ma'am Berting. Sinabi ni Ma'am Berting na huwag naman daw sana dumating ang araw na makahanap si Tanggol ng kanyang katapat at baka mahuli na ang lahat para tuloy na siyang magbagong buhay. Samantala, nag-umpisa na nga ang showdown ni Namokang at Silin. At talaga namang maraming parokyano ang nabighani sa ganda ni Mokang. At dahil sinabotahe nga ni Silin ang sapatos ni Mokang, kaya ito natumba. Ngunit hindi naman talaga magpapatalo itong si Mokang. Tumayo nga ito at itinuloy ang kanyang pagsasayaw at talaga namang mas lalong kinagiliwan ng mga parokyano. Kaya namang ganun na lamang ang pagkainis ni Silin. At ipinangako ni Silin na gagantihan niya itong si Mokang. At sa pagpasok nga ni Mokang at Chiki sa dressing room ay dito na nga naganap ang sagupaan sa pagitan ni Mokang at Silin. At tuluyan na ngang nilampaso ni Mokang ang mukha ni Silin sa lamesa. Ayon pa kay Mokang na baka nakakalimutan ni Silin na laking kiyapo siya at kaya niya makipagsabayan dito. Sa kabilang banda, tinanong naman ni Augusto si Amanda kung ano ang nalalaman ni Amanda kina Supremo. Ngunit sinabi ni Amanda na wala o muna siyang nakuhang impormasyon. Ngunit iginit ni Augustus na hindi siya naniniwala dahil kilala niya umano si Supremo. Sinabi naman ni Amanda sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang tutulungan niya sina Supremo upang kabayaran sa kasalanan niya rito sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, nahuli naman ni Ramon ang isa sa mga tauhan nila na nagre-repack ng droga na isa palang espiya ng kalaban nila. Kaya naman dito ay agad niyang pinutukan ng baril bago pa ito makapag-report sa kausap niya. At saad nga niya rito na sa imperno na umano nito sabihin sa amo niya ang tungkol sa kanya. At tuluyan na ngang pinaputukan ito ni Sibirino dahilan upang mabawian ito ng buhay. Sinabi naman ni Ramon kay Sibirino na mag-iingat sa pagkuha ng tao. At saad nga ni Sibirino na pasensya na umano at sisiguraduhin niyang sasalain niya ang bawat taong papasok sa kanilang negosyo.